Hi guys, kumusta? I'm so excited kasi maglaland trip kami ngayon from Manila to Cagayan de Oro. At starting point namin is Paranaque dito sa City of Dreams, Manila. And time check, almost 5 a.m. So let's go! Since early kami nagbiyahe guys, so by 11 a.m. nag-lunch na kami sa Bulaluhan restaurant before lang to mag-Bicolandia. Mga around 700 pesos yung nabayad namin sa food. Guys, hindi ko na first time mag-land trip ng Manila to Mindanao or vice versa. Pero every time napapadaan akong Legazpi, hindi ko talaga kinakalimutang dumaan sa Mayon Volcano or Cagsawa Ruins. Kasi guys, for me, amazing talaga ang Mayon Volcano. Tapos binabalikan ko rin dito yung silly ice cream nila. Masarap siya guys, tapos unique yung taste. May level 1 to level 4 yung spiciness. So you must try it guys, hindi lang ako nakapag-video, sayang talaga. Guys, tingnan niyo yung Mayon Volcano. Di ba ang ganda niya? Ang perfect niya. Kahit ilang beses ko na siyang nakita, guys. Kahit pabalik-balik na ako dito, na-amaze pa rin talaga ako sa beauty ng Mayon Volcano. Around 6 p.m. guys, nag-check-in na kami sa Marzon Hotel. Na-frustrate talaga ako sa Marzon Hotel, guys. Kasi na-expect ako na may pool sila. Pero under renovation pa pala. So yung 5,700 per night, expensive yon ha. Anyway guys, for our dinner, yung mga favorite ko talaga yung binili ko. Para naman matanggal yung frustration ko, diba? So deep fried dito, tsaka pork binaguungan sa mesa, SM Legazpi. In fairness guys, ang sarap ng food. 1,000 pesos yung expense dyan. So, kinabukasan guys, may pa-breakfast buffet si Marison. Pero for me, incomplete pa rin talaga ang breakfast kung walang corned beef guys. Hi guys, good morning! Day 2 ng land trip namin from Manila to Cagayan de Oro. At 8 o'clock na. So, ngayon papunta kaming Matnog Port. Guys, medyo hassle kumuha ng tickets dito sa Matnog Port kasi may 4 stop siya. Tapos medyo matagal. Although may nag-a-assist naman pero hassle pa rin.
Guys, matagal talaga dito sa Matnog Port. Ilang beses ko nang na-try. 11 AM pa kami dumating, tapos 3 PM na nag-loading. Buti na lang may nagtitinda ng saging tsaka pansit. At least nakakain kami kahit konti. Guys, mga 1.5 hours ang travel time from Matnog Port to Allen Port. Hello guys, good morning. It's day 3 and 5 AM na. Papunta kami ngayon ng Liloan Port. Pero, syempre dadaan kami ng San Juanico Bridge, so excited ako. Guys, na-overwhelm ako kasi may dadaanan kaming malaking shrine ni Mother Mary at ni Jesus Christ. Hindi ko lang alam kung saan to banda guys, pero after Katbalogan City siya. San Juanico Bridge. So ito ang breakfast namin guys, masarap pa rin talaga ang lutong bahay. Sa my late ito at 250 pesos lang yung nabayad namin. Compared sa Matnog Port guys, better na yung experience namin sa Liloan Port kasi mabilis na magkuha ng ticket tapos hindi na ganun katagal ang waiting time. Actually guys, may dalawang port from Visayas to Mindanao, yung San Ricardo tsaka Liloan Port. Mas malapit yung San Ricardo sa Surigao pero mas pinili pa rin namin ang Liloan Port kasi sobrang crowded na talaga ng San Ricardo guys. So ang biyahe guys from Liloan Port to Surigao Port ay aabuti ng 3.5 hours. Hi guys, nasa Surigao na kami. It's 5:20 PM. Kakalabas lang namin ng barko. So by tonight, darating na kaming Cagayan de Oro. So, wala.
Sa Surigao na kami. Hello, Surigao. So ayan guys, around 11 PM, nasa Cagayan de Oro na kami. Guys, yung land trip namin from Manila to Cagayan de Oro, umabot talaga siya ng 2.5 days. Kasi chill ride lang kami, tapos marami pa kaming dinaanan, tulad ng Mayon Volcano, yung Cagsawa Ruins, saka we took time pa dun sa San Juanico Bridge, and then dun sa MacArthur Leyte Landing, kaya 2.5 days talaga yung inabot ng land trip namin. Guys, sa expenses naman, hindi talaga siya budget na travel kasi yung total expenses umabot siya almost 26,000. Yung gamit namin is sedan. Yung fuel, almost 8,000. Tapos yung tickets, included yung pagtawid ng sasakyan. Tapos 2 passengers, umabot siya ng 7,550. Kasali na yung tip sa magpa-process ng tickets. Tapos yung food, almost 3,000. Tapos yung hotel, 7,400, na mahalan kasi kami dun sa hotel sa Leyte. Kasi 5,700 yun, yung sa Marson Hotel. It's so expensive. So, umabot siya ng 26,000, guys. Sa expenses na to, guys, more or less yung fuel tsaka ticket, yan na talaga, almost 16,000. Makakatipid kayo sa food tsaka hotel. Marami namang affordable na options na mapagpipilian. Para naman, hindi kayo umabot sa 26,000 na total expenses. So, that's it, guys. Kung maglaland trip kayo from Manila to Cagayan de Oro or Manila to Mindanao, i-prioritize niyo lagi yung safety. Huwag kayong mag-drive ng inaantok. Tapos, as much as possible, huwag kayong magpagabi sa daan kasi prone na siya sa accident. At saka, ang daming danger sa daan, guys. Maraming bad people. Guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Tapos, sana nagustuhan nyo rin. Kasi, kung nagustuhan nyo, please like my video and subscribe to my channel para makita nyo naman yung mga future videos ko. Kahit ano lang, ipopost ko. Sige, go! Bye! Ay, thank you for watching pa pala. Bye!